Yo! So guys, welcome back again. It's me, your Tans, Hit TV. So, ito, kaka-off lang namin sa trabaho. So guys, may mga pag-uusapan tayo tungkol sa tatto. So nakikita nyo naman guys yung title ng aking vlog for today. Pag-uusapan natin yung mga negative and positive tungkol sa tatto na mayroon sa mga tao. So guys, let's go and let's begin! Welcome back guys! Welcome back again to my channel. This is your Tansky TV! At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, don't forget to subscribe, like, share, and comment! And hit mo na yung little bell button na yan para lang i-update sa aking mga new videos! So guys, balik tayo sa ating topic about sa mga tao may tattoo. Tattoo. So guys, ito lang. Umpisa na natin guys, so bibigyan tayo ng positive and negative sa mga tao na nakakita na may tato, like me. So guys, bigyan ko muna kayo ng ito, yung tato ko. Yes, pakita ko sa inyo yung tato. So guys, ang tato ko is koi fish. Makikita nyo, koi fish. Nag-represent siya guys sa weakness and strength. Sa gitna, parang ako yan. Kasi ang koi ay parang balance. Para balance tayo. And yun yung meaning ng aking tattoo. So, isa doon eh, hindi rin ako mahulig sa isda. Hindi lang. Walang kwenta yun. Walang kwenta ng kailan. So, yung reason ko talaga kaya pinatattoo itong koi fish because it means strength and weakness. Kailangan balance lagi tayo. So, yung second tattoo ko is this one. Ito yung rose. And, yung clock, ito yung orasan, and yung date, makikita nyo may date siya guys. Ang date niya is February 5, 2019, and that is the wedding, yan yung wedding ng aming, wedding ng aking asawa. So, ito yung guys, yung isa naman, sa Bible verse, I can do all things through Christ which strengthened me, yun yung sa Bible verse. So guys, abalik tayo sa topic natin na, sa negative and positive. Lalo sa mga taong nakakita na may tattoo. So guys, negative, hindi mawawala yung discrimination guys. Tanggapin na natin yung discrimination sa mga taong may tattoo. Negative, ang dumi-dumi sa katawan, sabi nila. And second, hindi ka na basta-basta makakahanap ng trabaho. Yun. Hindi ka basta-basta nakakahanap agad na trabaho pag alam nila may tattoo pa. And siguro yung isa pa, para ka daw galing ng kulungan. Yun, guys. Para ka daw galing sa kulungan. Para ka daw premium. Ang positive naman, guys, is ngayon, bakit ako pinagpatatong na naman. Positive, guys, habang buhay nyo eh. Habang buhay nyo. Dadaling nyo ito habang buhay. Positive nito, nakikita ko siya. At least meron akong balance sa ating certain weakness. Nakikita ko siya, malakas yun. Lalo yung Bible verse ko. Kasi parang siya motto, Bible verse ko. Tsaka lagi ko nakikita to. This is my wife. Representative siya ng wife ko. Tsaka yung date namin. Yun yung positive ko. Kasi hindi lang naman porket may tattoo ka, maporma ka, para mayaman na. Hindi guys. Tattoo is art. Art na siya ngayon guys. Hindi siya tulad dati na pag may tattoo ka, meron kang gangsta, may ganyan-ganyan, meron kayong... Yung iba guys, ang astig kasi pinoportrait pa nila yung mga mukha ng misis nila, yung asawa, yung anak, yung nanay, yung tatay. Yan. Pero ako guys, hindi ko ipapoportrait. Yun ang ano ko. Yun lang, sa ayaw ko siya, pero ito okay na sa akin. Bali, bala ko sana talaga siya ipapuslim. So guys, isa pang positive is yung pain, yung naranasan kong pain sa tattoo. Yung experience ko na naranasan sa pain, kaya ko pala. Hindi lang pala sa ibang bagay na kaya ko din pala sa nito. Kasi habang buhay ko siya dalawa. So guys, and kumuha rin ako ng ibang opinion sa mga ibang mga vloggers, sa mga G squad ko, sa mga ibang family vloggers ko. Ano yung ulit-ulit? Sa ibang vlogger na ulit-ulit. Kung ano yung opinion nila
sa negative and positive sa mga tao may katulad. Yung iba kang galaxy guys, yung dagger guys, meron din silang ato. So, through experience, ano yung ano na sa negative and positive. And, at dagdag din ko pala, sabi nila, pag may tattoo ka daw, is never ka na makapag-donate ng dugo. So guys, hindi ko iniisip na kailangan ko mag-donate ng dugo. Kasi alam ko, gagawa tayo na yung Lord para hindi magkasakit ng ating dugo. Yan guys, hindi ko iniisip yun na kailangan ko mag-donate ng dugo. Kaya something, something. So guys, nandito yung mga iba't ibang opinion na aking mga family, iba't iba kong mga kaibigan dito sa Riyadh. And yung iba nasa Pilipinas na ito yung mga opinion nila regarding sa mga tao may tato sa negative and positive. So guys, ito sila. Umpisa natin and this is it! So okay guys, what's up po sa inyong lahat? Ano? Ito lang po yung opinion ko tungkol po dun sa mga taong may tato. Ano? So para sa akin, iba't ibang tato, iba't ibang katwiran at iba't ibang dahilan kaya sila merong tato. Kaya para sa akin, hindi lahat ng may tato is masama na guys. Karamihan nga sa kanila mas mababait pa eh. Kaya actually, ako nga merong tato eh. May tato ako pero hindi ako masamang tao. Kaya mabuti ako. Kaya para sa akin, shout out sa mga may tato dyan at magandang araw sa inyo. At yun lang guys. Salamat. What's up tol? Kaplanetang Tansky TV. Yan. About sa pagpapatato. Siyempre, may tato ako. Meron din ako tato sa likod. So, positive. Dahil ginusto ko to. At siyempre, unang-una, bago ko magpatato, pinag-isipan ko muna. Kasi forever na to eh. Itatato sa balat talaga eh. Kaya kailangan na pag-isipan mo muna. Kasi forever na itatato. Itatato sa... iukit sa balat mo. Ika nga, itatato sa balat. Tato sa balat. So, ayan yung positive. But, siyempre, kaya ka nagpatato, ginusto mo, passion mo yan eh. Ako, halimbawa to, may passion ako. Kaya, ginusto ko to. And then yung nasa likod ko pa, ito nasa likod ko, 3-star in the sun, o proud to be Filipino. Yung 3-star in the sun sa likod, may color din siya. So yung negative naman, siyempre yung mga negative nag-iisip. Siyempre bago kami palagay na to, isipin nyo muna. Siyempre yung magulang nyo, pamilya nyo, or yung asawa mo, kapatid mo, anak mo. Siyempre lahat yan, tatanungin ka or kung ikaw magtatanong kung pwede ka bang magpatato. Siyempre, ang tato kasi ngayon paan na art na. Kasi kung dati sila sa kanila ano na, parang may kabuluhan yung tato, yung parang may meanings. So, yun yung nga mga tawag dito, yung pag sinabi nga nilang may tato ka, kung ano nung tato, galing kong bilanggo. Hindi naman, hindi po yun. Ang tattoo po is parang art na po yan sa amin. Kumbaga, tinatoo namin sa breath dahil gusto namin. Yun po yung positive at negative. Maraming salamat po. Magandang araw mga kababayan. Ako po si John Moreno Jr., discarding OFW sa YouTube channel. Regarding po sa mga taong may tattoo, hindi naman po ako against sa mga taong may tattoo. It's a form of art kasi, kaya I respect din. Kahit naman ako, personally, gusto ko rin magpatato. Kaso lang, because of some commitment, medically commitment, kasi po, blood donor ako. So, sa isang panata, bilang isang blood donor, pag may tattoo ka, hindi ka pwedeng magpakuha ng dugo basta-basta. Ayan. So dahil may panata ako na nagdo-donate ako ng dugo, hindi ako nagpapatato. Pero kung mabibigyan ako ng chance,
gusto ko namang magpatato. It's about something about my family, my loved ones. Ayun. Okay mga kababayan, thank you po. Hello everyone, ako nga pala si Alden, kayo na lang po mag-adjust. Alright, for me, my honest opinion, ganito lang yan eh, simple lang. Kapag makakakita ako ng lalaki na hindi masyadong kagwapuhan at saka maraming tato, ang unang tingin ko talaga ay adik, ganon. Pero pag ang lalaki ay gwapo, maputi, tsaka maraming tato, ang tingin ko sa kanya, hot. Ganon yun. Kaya ikaw na mag-adjust. Bakit ba? Yo! Mga trawang palaman. Ayan, my name is Mark Vega. Ayan, para sa akin, ang may tato tsaka wala, hindi difference lang. Paningin ko lang. Pag may tato, sinasabi ng karamihan kasi parang addict. Pero it depends naman kasi para sa akin. Kasi dahil na ngayon sa panahon ngayon, is masyado ng fashionista yung mga tao, di ba? Kahit ngayon iba mo nasa simbahan or kahit ang industry kasi karamihan may tattoo. Kasi di mo nga pwede mo masabi at di ka rin pwede mag-judge ng kung ano ano sa isang tao, hindi porkit may tattoo siya, di ba? So, minsan kasi di mo masabi. Kasi minsan kahit may tattoo yung isang tao, mabuting tao naman. At di mo rin masabi na minsan, kahit yung tao yung tattoo, yung masabi mo nang mabuti, di ba? So, it depends pa rin. So, yun lang, masasabi ko sa mga tattoo, ako sa panay ko, ang angas. Ganda ng mga fashion nila. Pero, syempre, ako sa sarili ko, parang ayoko naman din ng ganun. Tapos, ayun lang. Yun lang yung para sa akin. Never judge your other. Kumbaga, wala tayong karapatan para mag-judge kung meron man silang tattoo or wala. Kasi, pare-pares lang tayong tao at pare-pares lang tayong kumakain ng kanin. Yun lang yun. So, it's a passion. Sabi nga nila, it's a passion. Part ng pagiging fashionistic nila and artistic para sa sarili. Siyempre, yung iba, nilalagay nila yung sa loobin nila isa pa magitan ng tattoo. So, may kanya-kanya rin yan, definition. So, that's it. Again, my name is Mark Vega. I-visit nyo na yung channel ko sa YouTube and don't forget to subscribe. Thank you. Dami kong kaibigan, peke. Kala mo tunay yung palay.